Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Paumanhin lang ha sa mga kumakain dyan habang nanonood. Nakakita ka na ba ng pusa na pumupupo sa inidoro? Maganda sana kung lahat ng pusa ay marunong gumamit ng banyo sa tuwing naiibs. Yan ay dahil sa alam naman natin na ang pupo ni Muning ang pinakamabaho. Mas maganda rin kung ang mga aso ay pwede na rin turuan dumumi sa toilet gaya ng mga tao. Tiyak na mas magiging malinis ang ating bahay pag pati si Bantay ay disiplinado. Lalo pa kaya kung marunong mag-flush ng tubig. Edi wow! Ang pagdumi o pagpupo ay likas na ginagawa ng mga hayop araw-araw. Kahit nakakadiring pag-usapan ang jibs ng mga hayop, alam mo ba na marami tayong pwedeng matutunan rito? Gaya na lang ng bakit kinakain ng hayop ang kanilang pupo, bakit mahalaga sa dagat ang pupo ng uod na ito, at bakit mas gumaganda ang hangin sa tuwing umiibak ang mga balyena. Pero bago tayo magsimula, dapat mo munang pindutin ang like button at mag-subscribe sa FTP channel. Maraming salamat! Kahit napakabahong pag-usapan ang topic na ito, hindi maitatanggi ang mabuting epekto nito sa ating kalikasan. Ang mga pupo kasi ng mga hayop ay nagiging pataba o fertilizer ng lupa na siya naman dahilan kung bakit maraming halaman ang tumutubo rito. Bukod pa dyan, ang mga ibon ay tumutulong rin upang mas lumago ang mga puno sa gubat. Sa tuwing kinakain ng mga ibon ang buto ng prutas, ipinabagsak nila ang kanilang dumi kasama ng buto. At dito na nga nagsisimulang tumubo ang buto sa lupa kung saan ito bumagsak. Dito mo makikita na mahalaga ang papel ng mga ibon dahil sila ang nagpapakalat ng buto upang tumubo ito bilang panibagong puno. Gayunpaman, walang tao ang gustong matamaan ng ipon. Nakakadiri kasi at medyo mabaho. Dahil sa nakakadiring hawakan ng ipot ng ibon, may mga hayop sa iba't ibang sulok ng mundo ang natutong gayahin ang itsura nito. Gaya na lang ng swallowtail caterpillar na sa unang tingin, aakalain mo talagang isa itong ipot ng ibon. Kuhang-kuha ng mga uod na ito ang kulay ng pupo. Sa ganitong paraan, hindi sila madaling napapansin ang kanilang kalaban na gustong kumain sa kanila. Kaya kung ayaw mong lapitan ka ng taong pinagkakautangan mo, dapat kang magpanggap na pupo para hindi ka lapitan ng kaaway mo. Kung merong caterpillar na ginagaya ang pupo upang makaiwas sa kalaban, meron namang gagamba ang natutong gayahin ang ipot ng ibon para makahanap ng pagkain. Ito ang tinatawag na bird dung spider ng Australia. Maliban sa kakulay nito ang ipot ng ibon, gumagamit pa ito ng puting sapot para mas lalo siyang magmukhang pupo. Ang mga bird dung spider ay kaya rin maglabas ng mabahong amoy para lapitan ito ng mga langaw. Kapag may langaw na lumapit, ito na ang kanilang katapusan. Dito naman sa Amerika, makikita ang Thrushline Orb Weaver Spider. Kakaibang gagamba na ito dahil kaya nitong gumawa ng sapot na mukha ring ipot ng ibon. Naniniwala ang mga scientist na ginagaya ng gagamba na ito ang itsura ng ipot upang lapitan ito ng mga langaw. Siyempre, kapag may langaw na lumapit sa sapot, meron na ulit na pagkain ang gagamba. Sa gubat naman ng Brazil, makikita ang putakte na gumagawa ng bahay na mukhang ipot ng ibon. Ito ang tinatawag na putter wasp. Gumagawa ito ng bahay na mukhang ipot ng ibon at sa ganitong paraan, walang ibang kalaban ang magbabalak na pumasok sa kanyang bahay. Kaya kung ayaw mong pasukin ng magnanakaw ang bahay mo, gayahin mo ang mga wasp na may bahay na mukhang pupo. Pati pala ang mga gamo-gamo, hindi magpapahuli sa panggagaya sa pupo. Ang halimbawa nito ay ang beautiful wood nymph na makikita sa Amerika. Para hindi ka maguluhan sa kanilang katawan, narito ang kanilang ulo, ito ang dalawang kamay at ito naman ang pakpak. Ginaya nito ang itsura ng pupo dahil mabisa itong paraan upang iwasan ang kanilang mga kalaban. Sa lahat ng insekto na gumagaya sa dumi ng ibon, ito na ata ang may pinaka nakakaaliw na disenyo.
Ang tawag sa gamugamo na ito ay Macrocilix maya na native sa Southeast Asia. Maliban sa ginaya nito ang kulay ng pupu, ginaya din ito ang itsura ng dalawang langaw na parang kumakain ng pupu. Dahil sa mukha itong dumi ng hayop, dinadaan-daanan lang ito ng mga ibon na pwedeng kumain sa kanila. Kung ang akala mo na ang mga insekto lang ang kayang gumaya sa itsura ng pupu, pwes, nagkakamali ka. May mga uri kasi ng palaka gaya ng bird poop frog ang kinayang gayahin ng kulay ng ipot ng ibon. Sa ganitong paraan, hindi sila mahahawakan ng mga tao dahil akala nila na isa itong ipot. Pero sa totoo lang ha, hindi naman kailangan ng palaka na magpanggap na pupo. Wala naman kasi talagang tao ang may gustong humawak ng palaka. Kung madaling gayahin ng ibang hayop ang ipot ng ibon, siguradong walang hayop ang kayang gayahin ng dumi ng pinakamalaking nilalang sa mundo. Sila ang mga blue whale at ito ang may pinakamalaking jeb sa kaharian ng mga hayop. Dito sa isang video na nakunan sa Western Australia, namata ng isang blue whale habang jumijibs. Nakikita mo yung kulay pula na lumalabas sa balyena? Yan ang kanilang pupu. O diba, sigurado ngayon ka lang nakakita ng pururot ng balyena. Kung susuriin mo ang dumi ng balyena, makikita mo na ito ay kulay pula. Kakulay ng kanilang pupu ang mga krills na siya naman paboritong kainin ng balyena. Kung tutuusin, malaki ang pakinabang natin mga tao sa jebs ng balyena. Sa tuwing dumudumi ang balyena, nagiging fertilizer ito para dumami ang phytoplankton. Ang phytoplankton ay isang uri ng maliit na invertebrate na nahahawig sa mga hipon. Isa sa trabaho ng mga phytoplankton ay ang maglabas ng oxygen na siya namang kailangan natin mga tao upang maging malinis ang hangin. Kapag dumami ang phytoplankton sa dagat, tumutulong ito upang higupin ang nakakalasong carbon dioxide na nanggaling sa usok ng mga pabrika. Sino mag-aakala na pwede palang makatulong ang mga balyena para maging malinis ang ating hangin sa kapaligiran? Maliban sa dumi ng balyena, mayroon pang isang hayop sa dagat ang may pupo na nagtataglay ng kapangyarihan. Ang jebs na aking tinutukoy ay ang nagmula pa sa hayop na tinatawag na sea cucumber. Kung ngayon ka lang nakakita ng sea cucumber, isa itong uri ng echinoderm na nahahawig sa matabang uod. Yup, yang nakikita mong lumalabas sa butas, yan ang kanilang pururot. Kahit nakakadiri itong pagmasdan, mahalagang malaman mo na ang jebs ng sea cucumber ay hitik sa fertilizer. Ang fertilizer na ito ay nagtataglay ng nitrogen at alkaline, mga kemikal na kailangan ng halaman upang tumubo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tumutubong halamang dagat kung nasaan nakatira ang maraming sea cucumber. Mas maraming halamang dagat, mas maraming pagkain at tirahan ng mga isda. O ano, medyo nauumay ka na ba sa usapin ng pupo? Siguradong mas babaliktad ang sikmura mo sa mga susunod na eksena. Dito mo kasi makikita ang mga hayop na kinayang kainin ang kanilang sariling pupo. Ang tawag sa ugali ng hayop sa pagkain ng pupo ay coprophagia. Kahit sobrang nakakadiri ang ganitong ugali ng hayop, may dala itong benepisyo para sa kanila. Gaya na lang ng kuneho. Ang mga kuneho ay natutong kumain ng sarili nilang pupo dahil pwede itong magbigay sa kanila ng karagdagang sustansya. Sa tuwing kumakain ng mga kuneho, dumaraan ito sa large intestine at saka papasok sa bahagi ng bituka na tinatawag na cecum. Ang cecum ay ang bahagi ng bituka na siyang nagpuproseso o ang nagfe-ferment sa kinain ng kuneho upang pwede pa rin itong kainin ng pangalawang beses. Kapag lumabas na ang pururot ng kuneho, pwede na niya itong ulit kainin. Masama sa kalusugan ng tao ang jebs, kaya nga tayo natutong gumamit ng inidoro. Kung ikaw ang tatanungin, gusto mo rin ba magkaroon ng alagang hayop na dumudumi sa toilet? Comment down below kung kaya mo turuan ang alaga mo na gumamit ng banyo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Angelo M. Peñaranda. Hello rin sa pamilya ni Jenny Tamayo Barot.
What's up kay John Lucas Barha Misadora? Shoutout kay Zyril at Gabriel Belisano, Jason Delgado, Cez Ryan Mananquil at Bean Espanueva Jr. At kina Alexis Johan, Calvin Jude, Alexa Johanna Jimenez at TJ Del Rosario. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!